Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, sa atin muling pagtitipon sa araw na ito, muli nating purihin at pasalamatan ang Panginoong Diyos. At hilingin din natin sa misang ito na nawa, ipagkaloob sa atin nawa ang mga ninais nating mga biyaya at grasya. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga taong patuloy na humingi sa atin ng mga panalangin, lalo't tigit ang lahat ng mga kukuha ng board exam ngayong linggong ito, lalo't tigit si Mark Banyas, at ganun din ang lahat ng mga taong may karamdaman ay patuloy nating ipagdasal para sa kanilang kagalingan. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, alalahanin muna natin ang mga nagawa nating mga pagkukulang at kasalanan laban sa Diyos at laban na rin sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig at pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karuwahing pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala nila ay 600 piling karuwahing pandigma, kasama ang lahat ng karuwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo na mga kawal ng Faraon sakay ng kanilang karuwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pi Hahiroth sa tapat ng Baal Zephron.
Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Hindi pa't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon, wala kayong gagawing anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karawahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Ang Panginoon, atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa puso ng dagat, lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag, siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay magsisulong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggirin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Panginoon. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pareseyo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?"
Sumagot si Jesus, lahing masama at di dapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit igit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Huwag kayong matakot. Pinalakas, niyat pinatatag. Ito ang mensahe sa unang pagbasa. Fear not. Huwag kayong matakot. Ito po yung magandang paalala ni Moises doon sa mga Israelita. Kasi ang Israelita, ang mga tao, sa totoo lamang, madaling makalimot. Nakalimutan nila ang sinabi ng Panginoon noon pa man. Simula kay Abraham hanggang kay Jacob, kay Isaac. Kasi ang covenant ng Diyos ay ito. Ito ang bili niya sa mga Israelita at piniling bayan ng Diyos. Ang sabi niya, I will be your God and you shall be my people. Doon na lamang sa pananalita ng Diyos, yun na yung kanyang pangako na kailanman ay hindi pababayaan ang kanyang piniling bayan, ang tao, ang sanlibutan. Kaya naman, napansin natin sa Ebanghelyo, sa unang pagbasa, nagrereklamo yung mga Israelita. Ang sabi kay Moises, teka, bakit kami dinala mo dito, inalis mo kami doon sa paraon? Ay ang paraon, kahit sila'y pinahirapan, sila doon ay pinakakain. Nagrereklamo. Pero hindi nila alam at hindi nila mapagtanto na mas may magandang plano sa kanila ang Diyos. Sila'y ililigtas o iniligtas sa kamay ng paraon. Kaya nga ang sabi ni Moises sa kanila, huwag kayong matakot. Manalig kayo. Manalig kayo. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Ito po ang naging problema din ng mga Pariseo at Eskriba. Nais nilang siluin ang Panginoon sa Ebanghelyo. Ang sabi ng mga Eskriba, Guru, pwede ba kaming makahingi ng sign sa langit para kami maniwala? Yun ang ibig sabihin nila. Pero alam ng Panginoon kung ano ang nasa kanilang isip at puso. Ang sabi ng Panginoon, masama kayo. Ang henerasyon ninyo ay masama. Walang ibibigay sa inyong sign. Kasi alam ng Panginoon na hindi nananalig at sumasampalataya ang mga eskriba at pariseo. Hindi sila niniwala kay Jesus. Kasi para sa kanila, hindi totoo si Jesus bilang Diyos. Kasi nga, naroroon ang kanilang pagkaingit kay Jesus. Nandun din ang kanilang pakitang tao sa kanilang mga kababayan. Hypocrisy. Ang ating ebanghelyo'y tumutukoy sa hypocrisy ng mga eskriba at pareseyo.
pakitang tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, wala, walang mangyayari sa inyo, walang ibibigay na sign sa inyo. Ngayon ho, tingnan natin at pagnilaya natin ito sa ating buhay. Madalas ang tao humihingi din ng sign kay Lord. Lord, kapag binigay mo ito sa akin, ako'y magbabago na. Lord, ito na ba ang sign para ako ay makamove on? Lord, ito na kaya yung sign para ako'y magpatuloy? Naglalagay palagi tayo minsan ng kondisyon sa Panginoon. Alam nyo, mga minamahal na mga kapatid, kung tayo ay may tunay na pananampalataya at tiwala sa Diyos, kahit anong mangyari sa atin, kahit ano ang plano ng Diyos sa atin, ipagkakatiwala natin ang buhay sa Kanya. Kasi maliwanag ko sa ating unang pagbasa ang sabi ni Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Para bagang sinasabi niya ay, kailan ba tayo pinabayaan ng Diyos? Napaisip nga ako kanina, kailan nga ba ako pinabayaan ng Diyos? Wala. Kayo, kailan ba kayo pinabayaan ng Diyos? Di po ba? Wala. Kaya maganda ho itong balikan natin at mapagtanto sa ating buhay ang mga pagbasa natin ngayon. Ang hiling lang ng Panginoon ay yung repentance. Ang sabi niya sa Ebanghelyo, doon kay Hunas. Ano? Kung paanong si Hunas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito. Kasi nga si Hunas, sinugo ng Diyos para ipagbalik loob ang mga tao doon, sapagkat doon sa lugar ng Ninibe, talagang masama ang ginagawa. Wala silang dino-Diyos. Wala silang kinikilala. Pero, pinaniwalaan nila si Hunas, si Jonah, Prophet Jonah, at nagtiwala kay Jonah ang mga tao doon at nagbalik loob sa Diyos. Maging ang hari noon, nagsuot ng sako, naglagay ng abo sa ulo. Yun yung kabawaan ng loob na sila'y naghisi sa kanilang mga kasalanan. At yun yung hinihintay ng Panginoon sa mga eskriba at pariseyo na sila'y makapagbalik loob. Pero wala. Kasi po, ang mga taong iyon ay naging sarado sa pagmamahal sa Diyos. Naging sarado sa kung ano yung katotohanan. Hindi nila matanggap sa Jesus. Kaya nga, magandang tingnan natin ito sa ating buhay. Baka nga, tayo'y sarado pa ang ating puso. It is our personal relationship sa Diyos. Yung repentance na tinatawag, ay yun ay sarili nating pagbabalik loob. Kanya-kanya. Isa-isang pagbabalik loob sa Diyos. Kaya napakaganda ho ng pagkukumpisal, paghingi ng sorry kay Lord sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kasi doon natin matatagpuan ang habag ng Panginoon. Doon natin makikita na dapat hindi katakutan ang Panginoon. Kasi ang Diyos ay laging tumutupad sa Kanyang pangako, katulad ng Kanyang pangako na ipinakita sa mga Israelita, na niligtas niya ang piniling bayan niya. Kaya sana din tayo, patuloy po tayo sa ating pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. Huwag na tayong humingi ng sign kay Lord, kasi alam naman ni Lord kung ano ang kailangan natin. Alam na alam ni Lord at kilalang kilala tayo ang buong pagkatao natin. Sabi nga, bilang na ang buhok natin, kilala tayo ng Diyos. Kaya nga, sa misang ito, muli po nating ipagdasal na sana lagi tayong bumalik sa katotohanan na ano, na tingnan palagi ang plano ng Diyos sa ating buhay. At anuman ang plano ng Diyos sa ating buhay, tanggapin natin. Kasi doon sa pagtanggap natin, makikita at mapapatunayan natin ang tunay na pagtitiwala sa Diyos.
na sa atin ay patuloy na kumakalinga at nagliligtas. The greatest sign of the Father is Jesus Christ. Nasa krus, nakabayubay, the greatest expression of love of the Father para sa ating lahat. Nandiyan si Jesus at naririto si Jesus sa banal na Ekaristiya na ating tinatanggap sa tuwing tayo ay dumadalo ng banal na misa. Ano pang sign ang gusto natin? Ibinigay na ng Diyos Ama ang dakilang tanda ng kanyang pag-ibig. Walang iba kundi si Jesus na ating tagapagligtas. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Huli na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang saninang ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatiyati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ng Panginoong Hesukristo na ating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapani sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin.
at huwag mo kami ipaitulot sa tukso at iadyaw kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Iwanan ko, walang
na kailangan, sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong ng makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pretyarsina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit ang mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin na isinasagawa na natin, pagsasaayos na extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mga mabuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana
na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clay Go, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance. Tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasalat mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kabatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lalat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan, at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tuwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglay ninyo sa inyong pag-uwi ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayon at ipayag kanyang pagkalingatba, isa buhay, pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian.